Hello mga mare, magandang araw po sa ating lahat. So ngayon magluluto po tayo ng ating hapunan. Mayroon po tayong karne, patatas, carrots, kamatis, green peas, parsley leaves, bawang, at dahon ng laurel. Nagpakulo po muna ako ng tubig sa ating kawali at nilagay ko na pong ating carrots. Pagkatapos, takpan natin at tutuin ng 10 minuto. Tapos ng 10 minuto, tanggalin na po natin sa tubig. At ang kasunod po natin ilalagay ang ating patatas. At takpan din natin ang tutuin ng 10 minuto. Pagkatapos, tanggalin rin po natin sa ating tubig. At alam nyo ba kung bakit niluto ko muna ng half cook ang ating carrots at patatas? Para pag inilagay po natin mamaya sa ating kani, hindi po siya masyadong madudurog. At yung tubig na naiwan, wag po muna natin itapon. Gagawin po natin mamaya yan na tubig sa ating kani para sa paglalaga. At sisimulan na po natin sa paggisa ang ating mga sangkap. Una, naglagay po ako muna syempre ng mantika, mga mare. At inilagay po na rin po ang ating bawang. Haluin lang po natin ang ating bawang hanggang maging golden brown po siya. At na golden brown na po ang ating bawang. So inilagay na po natin, mare, ang ating mga karne. Huwag po nating isama ang sabaw. At hinalo-halo ko na po para mag golden brown din po yung ating beef cubes, mga mare. Siyempre, huwag nating kalimutan ang ating pampalasa, ang paminta at asin. Siyempre, dahil nailagay na po natin ang ating mga panlasa sa ating karne. So, ang susunod po natin ilalagay ang ating kamatis, mga mare. Haluin lang po ng maigi ang ating kamatis para mas masarap po yung ating karne. Hindi po pala ako gumagamit ng tomato sauce dyan. Mas maganda po kasi ang fresh tomato dahil ito po ay masustansya at saboroso pa sa ating mga pagkain. At tinakpan ko na po para maluto ng isang oras ang ating karne. So pagkatapos ng isang oras, binuksan ko na. Nagtutubig na po ang ating kamatis. So ngayon ilalagay na po natin, mare, ang ating tubig kanina na niluto po natin sa ating carrots at saka sa patatas para yung sustansya ay nandyan pa rin, diba? At dahil nagsabaw na po ang ating karne, so isusunod na po natin ilalagay ang ating carrots. At isunod na rin po natin ang ating patatas na para sa masustansya nating hapunan. At haluin lang po ng maigi para po yung ating mga sauce ay mag-absorb sa bawat sa ating mga sangkap. At para maluto po ito, tinakpan na po natin muli, mga mare, para lutuin po ulit ng isang oras. Pagkatapos ng isang oras, binuksan na po natin muli at atin naman pong imimix o halo-haloin po natin ang ating mga sangkap. Tingnan po natin kung malambot na po yung carrots o patatas sa ating mga sangkap. O diba, nakikita nyo yung carrots at saka patatas, kahit ano po ang gawin nating halo, hindi po sila nadodurog dahil po na free cook na po sila o na half cook na po. At ang sunod na po nating inalagay ang ating green peas. Pwede rin pa yung gumamit ng fresh o kayo pwede rin kayo gumamit yung nasa lata. At nilagay na po natin ang ating kalahating parsley para po mawala po yung langsa ng ating beef. At pagkatapos po nating haluin, takpan po natin ang ating karne para pumaluto ng isang oras muli. At pagkatapos ng isang oras, ayan na po ang ating beef cube stew. Ayan, masarap na hapunan para sa buong pamilya. At ito naman po ang ating gulay. Yung bagyo beans po ay nilaga ko lang po. Nilaga ko lang po ng 10 minuto. Pagkatapos ng 10 minuto ay tinanggal ko na po sa ating kawali, mga mare. At yung kasunod po, ko na po ang ating beef stripe. Itong beef stripe po, ang natira naming ulam kahapon ng hapunan. Ininit ko na lang po dahil mula po yan sa aming ref. Bawal bang sayang ng pagkain, sayang ang pera, mga mare. At syempre, para mainit po lahat, kailangan po nating haluin. At ang pagkasunod doon, inalagay ko na po yung ating bagyo beans na nilaga ko kanina. Para hindi po masayang ang ating mga pagkain, ang mahal ng mga pagkain. Kaya tipid-tipid rin pag may time, mga mare. Kung abot kaya naman na, ulitin po yung pagkain natin. Kung hindi pa naman po nasisira, pwedeng-pwede pa pong kainin. At tinakpan ko na po at lutuin po ng 10 minuto para mag-absorb po yung ating sauce. At ayan na po, nilagay ko na po sa ating plato para ready na po ang ating
Hapunan. Maraming salamat po and God bless you all. Follow for more.